Magandang araw sa inyong lahat and welcome sa isa na namang mabilisang rationalization para sa subject na infant care and feeding. Ako nga pala si Teacher Jeff Lay at kung ikaw ay nagbabalak mag-take ng nursing or midwifery licensure examination, nasa tamang channel ka. Kaya tara, umpisahan na natin. What is the most normal occipitofrontal head centimeter of the newborn? So ano po ang measurement ng occipitofrontal head of the newborn in centimeters? What is your answer, ladies and gentlemen? Yes, jacket for the huling bulong. Correct. Yung isa, midnight blue. That is your answer letter A, 33 to 37, or letter B, 28 to 32, or letter C, 45 to 55, or letter D, 25 to 30. Ang answer po dyan ay, what is the correct answer? Ang occipitofrontal centimeters of the newborn? The answer, ladies and gentlemen, is letter A, 33 to 37. Okay? Always remember, guys, ha, that the average normal head circumference of a full-term newborn is between 33 to 35. Ang ginagamit natin na anthropometric measurement po dyan ay ang ating eyebrows. Okay? So when we measure the occipitofrontal measurement of the newborn's head, it's 33 to 35, okay? Or the normal head circumference, okay? Now, ang problema po natin dito is that walang 33 to 35. So, the next best answer is 33 to 37 centimeters. Ang 45 to 55 po, yan po yung a normal birth length ng ating mga newborns. Ang 28 to 32 po, yan po yung normal na abdominal circumference. Pero in the actual books, ang nilalagay po na a normal abdominal circumference is not 28 but 29. Pero since magkalapit po sila, pwede pong isagot natin yan pag abdominal circumference na po yung pinag-uusapan. So again, ang occipitofrontal circumference of a measurement of the newborn's head is 33 to 37 because that's the next best thing. Ang answer po dapat dyan is 33 to 35 centimeters. Lagi yung tatandaan, eyebrows po ang ginagamit natin na palatandaan when we get the anthropometric measurement, specifically the head circumference. Maganda itong blue in line with the anthropometric measurement, no? What is the normal chest centimeter of the neonate? During anthropometric measurement, what is the normal chest circumference? Is your answer 33 to 38 or letter B, 30 to 33 or letter C, 45 to 55 or letter D, 25 to 30? Ang correct answer dyan, ladies and gentlemen, tignan natin kung tama kayo. Ladies and gentlemen, 30 to 33. Okay, lagi nyong tatandahan na ang ginagamit po natin na landmark in our chest circumference is the nipple. So nipple po ang ginagamit natin as our basis when we get the chest circumference. When we get the abdominal circumference, we use the navel. And then pag head circumference yung kinukuha natin, we use the eyebrows. Pag ginagamit naman, kinukuha naman po natin yung total body length or birth length of the newborn, ang ginagamit po natin ngayon, ang usong-uso is heel to crown. So, doon po sa paa, papunta sa tuktok ng ulo, heel to crown, yun naman po yung birth length ng ating mga neonates in the anthropometric measurement. So, mag-review tayo. Ang weight po, it's 2.5 to 4 kilograms or that's approximately in pounds, 5.5 to 8.8 pounds. Sir, paano kinuha yan? Paano sir kung walang kilograms? Hindi ako marunong sa math. Hindi ko marunong mag-convert ng kilograms to pounds. Ay, wag kang mag-alala, gaga. Tuturuan kita. Paano ba ginagawa or kinukuha yung kilograms, i-convert into pounds? Ang gagawin mo lang is multiply it, the kilograms, by 2.2. So, ibig sabihin, 1 kilogram gaga is 2.2 pounds. Nakuha po ba yon? Okay, so wag tayong gaga ngayon ha. Kasi lahat tayo papasa sa board exams, marunong tayong mag-convert ng kilograms to grams. Haha, gaga, sabi ni Maria Paz. Okay, so ang weight po ay 2.5 to 4 kilograms or 5.5 to 8.8 pounds. Ang length naman po is 48 to 53 centimeters. May mga iba din,
na 45 to 55 or 19 to 21 inches. Same shit, magkalapit, pwede na po yan. Next, head circumference is 33 to 35 centimeters or approximately 13 to 14 inches. Meron din tayong chest circumference that is 30 to 33 centimeters or 11.8 to 13 inches naman po. At ang abdominal circumference natin ay 29 to 30 centimeters. So yan po ang ating normal AP measurements ng ating mga newborn babies. Pansinin nyo po, ang clue ninyo, yung head circumference ang pinakamalaki, paliit ng paliit papunta sa chest at abdominal circumference because basic po na ang ating growth and development cephalocaudal po yan. It starts with the head and going down to the rest of the body kaya pinaka-develop po yung ulo kaya siya pinakamalaki. Paliit ng paliit habang bumababa po yung growth. And when discussing heat loss in newborns, placing a newborn on a cold weighing scale would be an example of what type of heat loss. Again, diniscuss na naman po yan ng napakagwapo at napakatalinong teacher nyo noong abnormal and normal peria. So is your answer letter A, evaporation? Or is it letter B, radiation? Or is it letter C, conduction? Or is it letter D, convection? Ano po ang tamang sagot, guys? The correct answer, guys, is letter C for common sense. Letter C is conduction. Always remember po that when there is direct contact with a cold and a hot surface, magta-transfer po yung heat pag direct contact yan. So that is conduction. Okay? So ulit-ulitin po natin yung mga different types of heat loss methods. Convection po is that the heat loss is through the transfer of heat from a warm object, kunwari yung baby, warm siya, and then it is exposed to cooler fluids or gas. Kunwari naka-aircon po yung room, ikaw ay nandun, mainit ka, and then after a few minutes, ikaw na po ay giginawin. Ang tawag po natin dyan is convection. Okay? So there is no contact during that time. Ang malimig po dyan is either air or water. So convection po ang tawag natin doon. Radiation naman po is that when there is heat loss that transfers from indirect object. So meron kang warm object dito and then meron kang cooler object na malapit sa kanya. That is your surrounding environment. And then because of the electromagnetic waves, yung ang nangyayari po is that natatransfer yung lamig or yung init from this warm object to the next object. Okay, kunwari po, ang good example natin dyan is when the baby is placed inside the bassinet, metal kunwari yung crib niya, and then nag-aabsorb po ng ginaw yung metal crib. So what happens po, nagra-radiate kasi ng ginaw yung metal crib na yon, kaya in essence, pinapaginaw ng metal crib natin yung baby na mainit sa loob. So nagkakaroon yun ng heat transfer through radiation. Again, dahil yun sa object pero hindi siya directly na nakatouch sa ating hot object. Ang conduction naman po is the heat loss through direct contact with a cooler object or surface. So dito naman po ay meron na po tayong direct contact from one object to the next. So yung conduction po dito, kunwari malamig yung kamay ni nurse at mainit yung baby, pwede pong ginawin si baby pag hinahawakan siya ni nurse na maginaw ang kanyang kamay. Okay? So, ibig sabihin po niyan, there is conduction kung nangyayari po ang ating heat loss through direct contact with a cooler object. Merong tinanong yung aking estudyante before. Ang sabi niya, sir, sa board exams namin, ang sagot daw sa question na, is the tepid sponge bath considered conduction or evaporation? Eh, ang sagot ng reviewer namin, sir, conduction daw, pero ang sagot naman namin ay evaporation. So, ang tamang sagot po dyan, tamang pareho. Okay? Kasi nga po, when you do TSB, pwedeng nagkakaroon po ng heat loss during conduction. Bakit? Malamig po yung ginagamit natin na bimpo or tuwalya when we touch the baby. Okay? So, during that period, conduction po ang heat loss na nangyayari. Pero, pagka may naiwan na moisture doon sa skin ni baby, after mong gawin yung TSB ay may naiwang moisture sa kanyang skin, doon na din po e-epekto si evaporation. So heat loss
through evaporation is because of the moisture present in our skin or meron tayong sweating or damp clothing. So, sa tanong ng mga estudyante ko na, sir, yung TSB, is it really conduction or evaporation? Ang sagot natin dyan is depende. During TSB, tama, it's conduction. Pero after TSB at may naiwang moisture sa skin ng pasyente ni baby, that's already evaporation. So again, those are your different modes of heat loss at sana po ay clear para just in case po na kayo ay tanungin or i-try to i-confuse nila sa board examinations using the TSB, alam na alam nyo po yan kung paano sagutin. Okay, so that is the answer, letter C, conduction. Placing the infant on a weighing scale, maginaw yung weighing scale, mainit yung baby, so magta-transfer yung heat from the baby to the weighing scale. So the answer for number 13 is letter C, common sense. Conduction. Okay po, tignan natin kung common sense pa rin. Si number 14. A newborn is designated as very low birth weight. So very low birth weight po ang clue natin dyan. The midwife understands that the newborn's weight pag sila ay very, very low birth weight ay, is it more than 4 kilograms? Is it less than 1 kilogram? Is it less than 1,500 grams? Or is it approximately 2.5 grams? Alright, bagay ko yung grano. Okay, so what is your answer, guys? Please answer in our chat box. Ano po ang sagot natin sa ating question na ang very low birth weight ay ano ang timbang pag very low birth weight po yung ating pasyente? Correct, letter C. Ang answer po dyan is letter C. Sentido common, less than 1.5 grams. So, okay, lagi nyo pong tatandaan na that a newborn is designated to be low, very low birth weight pag sila ay less than 1.5 kilograms. Okay? Or sila ay less than 1,500 grams or less than 3.3 pounds, sila po ay considered already na very low birth weight. And this can occur, bakit nagkakaroon ng very low birth weight? Like I said, natakil na po natin ito sa small for gestational age. This can occur through a variety of factors, kaya po sobrang liliit ng mga babies na lumalabas, including premature birth, pwedeng maging small for gestational age yan. Pwede din yung IUGR or tinatawag natin na intrauterine growth restriction, hindi masyadong maganda yung pag-absorb ng nutrients ng placenta papunta kay baby, kaya hindi na lumaki yung baby. Or pwede ding it is caused by your congenital anomalies. Okay? So galit na galit, gigil na gigil kayo ha. Sentido common, letter C. Oo, smoking can also be a cause of your very low birth weight, pati din po ang mga conditions like diabetes and pregnancy-induced hypertension. Tinuro ko po yan noon. Sila po ay nagko-cause ng ating very low birth weight or small for gestational age. Now, ano ba ang pinaka-importante niyong tandaan? Ang mga very low birth weight infants po natin or neonates, they are at a greater risk for complications. Pwede silang magkaroon ng respiratory distress syndrome, they can also suffer from infections, and they can also suffer from developmental delays. So anong gagawin natin? When we have very low birth weight neonates, it is always best for us to manage these patients by placing them in the neonatal intensive care unit para po ma-manage sila ng todo-todo. Okay, so yung mga very low birth weight infants po natin or neonates, they are less than 1.5 kilograms or 1,500 grams. Yan po ang tamang sagot. More than 4,000 grams. Ano naman po ang letter A? That's your macrosomia or your LGA or your large for gestational age. Okay, so si letter D naman po, approximately 2.5 grams, that's a normal weight of the baby. Okay? Normal weight po ang 2.5 to 4 kilograms. Pag more than that is large for gestational age. Pag less than 2.5 naman, we can call them already your low birth weight. Pero pag less than 1.5 kilograms po yan, we can already call them very low birth weight. What is the normal weight of the newborn? I repeat, what is the normal weight of the newborn? Is it letter A, 2.5
2.5 kilograms to 4 kilograms? Is it letter B, 1.5 kilograms to 2.5 kilograms? Is it letter C, 2,000 grams to 3,500 grams? Or is it letter D, 4,000 to 4,500 grams? It's letter A, 2.5 kilograms to 4,000 grams or 4 kilograms. Okay? Always remember po, ang normal birth weight natin ay 2.5 to 4 kilograms or that's approximately 5.5 to 8.8 pounds. Again, paano natin i-convert ang ating kilograms into pounds? We multiply the kilogram to 2.2 pounds para maging pounds po yung ating kilogram. Okay? A for apple, gaga, grade 1 ka na naman, Claudine. Okay? Akala ko ba na grade 7 ka na? Now, birth weight, lagi niyong tatandaan, ang birth weight po ay nagdodouble by around 4 to 6 months. So usually, yung question dyan is, at what age or month do you expect the newborn's birth weight to double? Yun yung karaniwang sagot ay tanong sa board exams. Our answer to that question is, at 6 months of age, nadodoble po yung 2.5 kilograms, nagiging 5 kilos na po yung baby natin pag siya ay 6 months of age na. Okay? Pag nagtitriple naman po, yung kanilang birth weight, that is approximately 12 months of age, you can expect na yung 2.5 kilos niya, nagiging 7.5 kilos na po siya pag siya ay 12 months of age na. At nagka-quadruple po yung kanilang weight pag sila naman po ay 2 years to 5 years of age. Pero usually ang sagot natin dyan is 2 years old, nagko-quadruple na po yung weight niya. So kung yung bata, pinanganak siya na 2.5 kilograms, you can expect na pag 6 months na po si baby, nagdodoble po or nagiging 5 kilograms yon. Pag 12 months na po siya or 1 year old na po yung baby, yung 2.5 kilogram niya, nagiging 7.5 na. At pag magto 2 years na po yung baby, you can expect that the birth weight, pag 2.5 kilos siyang pinanganak, ay magiging 10 kilograms na po siya. So again, for number 15, the correct answer is 2.5 to 4 kilograms. Yan po ang normal birth weight natin based on our anthropometric measurement. Low birth weight is classified as birth that is less than what? Is it 500 grams? So low birth weight ang pinag-uusapan ha. Kung kanina po, very low birth weight, ito naman po. The low birth weight is classified as birth weight that is less than 500 grams, 1 kilogram. C is 700 gram or letter D is 2,500 grams. So ang pinag-uusapan po natin dito is low birth weight. What is your answer, guys? Okay, so the correct answer po, pag low birth weight po, they are classified low birth weight pag sila ay less than 2.5 grams. Okay? So low birth weight infants po or neonates are a term that is used to describe the newborn who weigh less than 2.5 grams or approximately 5.5 pounds at birth. Kung yung bata po pinanganak siya na less than 2.5 grams at birth, sila po ay classified as low birth weight. Pero pag less than 1.5 kilograms po sila, we can already consider them as very low birth weight infants. Okay, so always remember po na yung low birth weight natin, it can also occur in a variety of factors. Pwede din pong preterm yan. Pwede din po silang nagkaroon ng intrauterine growth restriction, kaya po hindi sila lumaki, at less than 2.5 grams lang po sila. Or there are also other health conditions or mga congenital anomalies, kaya po sila hindi lumaki ng maayos, kaya po sila considered na low birth weight or less than 2.5 kilograms. Kasi ang normal weight natin po ay 2.5 kilograms to 4 kilograms. Okay. Ang answer po dyan ay letter D, less than 2.5 kilograms. Length measurement entails measuring the infant using what? Anong ginagamit po natin na length measurement natin? What landmark do we use when we get the length measurement? Letter A, hip to hip. Letter B, head to toe. Letter C, crown to heel. And letter D, shoulder to shoulder.
Ang question po, length measurement, kung gaano kahaba yung bata. Pag hip to hip lang ang minesure nyo, girl hip circumference lang yan. Hindi din yan natin kinukuha. Pag letter D yung sagot mo, shoulder to shoulder, girl, wala pong ganyan. Invento ka masyado, walang shoulder to shoulder. May sumagot ba ka sa inyo ng letter D? Wala namang gaga sa inyo dito, no? Okay, letter C, kalorki ka dyan, sir. Okay, so letter B, baka pwede pa head to toe, pero walang ganon. Ang pinaka-correct answer po dito is heel to crown. That is what we use as the landmark when we are getting the total birth length of the baby. So, may mga ibang types po tayo of getting the total birth length of the baby or the yung total length or measurement ng baby, gaano siya katangkad. Ang unang tawag natin dyan is yung crown to rump. Okay? So, the crown to rump length is that we measure from the top of the baby's head to the bottom of the buttocks. Okay? So, ang ginagawa natin po ay yung measurement ng crown to rump doon siya sa baba ng puwet. Minimeasure. So, that's crown to rump. Sometimes, we use other hospitals are using that to measure the total length of the baby. Sir, ask ko lang, hindi po ba same ang head to toe to crown to heel? Again, pwede, pareho lang na head to toe, pero hindi po toe, hindi po yung mga fingers ng ating paa ang ginagamit natin, yun po yung toe, hindi po. Heel po ang ginagamit natin to answer your question. Okay? So again, ang crown to rump po, ginagamit po yan noon to measure the total birth length of the baby. So yung ginagamit po nila noon is the top of the baby's head up to the buttocks. Crown to rump po ang tawag natin doon. Okay? Ang next po is your crown to heel. Ito po yung ginagamit natin ngayon. Ang crown to heel po is the measurement from the top of the baby's head up to the bottom of the heel. Ang heel po, yung mukod in Ilocano, ito naman po yung toes or yung fingers sa inyong mga paa. Hindi po pa-diagonal natin kinukuha yung head to toe, kundi head crown to heel lang po, hanggang dito lang yung measurement. And we also straighten the baby's legs when we are getting the crown to heel. Next po, yung recumbent length naman po, paano natin ginagamit or kinukuha yung recumbent length of the baby. This is the measurement from the top of the baby's head or the crown to the bottom of the heel. Pero this time naman po, yung paa ni baby is naka-flex. So ang ginagawa po natin is pina-follow lang po natin yung paa ng bata with the tape measure. So pina-follow po natin, hindi po natin ini-straighten yung paa ng bata. That's what we call the recumbent length of the neonate. So, depende po yan sa tinanong in the board exams ng total length of the baby. Pag head to buttocks lang po, that's crown to rump ang sagot natin. Pag crown to heel naman po, head up to the heel with the feet or legs straightened. Pag recumbent naman po, head to heel pa rin, pero yung paa ng bata po ay naka-flex. Yan po yung mga different measurement natin sa ating mga neonates for their total birth. What is the very important action for the midwife to take after baby out? I repeat, what is the very important action for the midwife to take after baby out? Letter A, is it breastfeeding? Kapag baby out pa lang, breastfeeding ba? Letter B, cord care? Letter C, thorough drying? Or letter D, skin-to-skin contact? What is your answer, guys? Yes, the correct answer to that is letter C, thorough drying. Always remember po, pag baby out po natin at normal naman po yung ating mga pasyente, what we do is TABC, thermoregulation, airway, breathing, and then circulation. So, anong gagawin natin? Letter C po ang sagot natin dito immediately after baby out. Bakit? What do we do? Letter C is we dry the baby, thorough drying, because we want to stimulate them to cry. Always remember, by rubbing the baby's back up to the feet, or pag tinatap nyo yung feet ng bata, we already encourage them to breathe and we already improve the circulation of the baby. Habang nagda-dry pa lang yan. So thorough drying po or thermoregulation po ang priority natin pag tayo po ay nag-baby out na. Now, we can also do
placing the mother on the chest or what we call skin-to-skin contact. Bakit natin gustong magkaroon ng skin-to-skin contact yung baby and yung mother? Kasi po, we want to regulate the temperature of the baby. Okay? So the baby's temperature is regulated when we place the baby on the chest of the mother. Kasi po yung init ng nanay, pinapainit po niya si baby. And then aside from that, we also place a bonnet and a blanket. Huwag niyong kakalimutan ha, pag nag-skin to skin contact po, kasama dapat dyan yung ating bonnet and yung blanket para po hindi din ginawin yung bata. And we also do skin to skin contact because we want to promote bonding of the mother and the baby. So pag nilagay po sa skin yung bata, skin chest ng mother yung baby, maaamoy po nung baby yung scent ng mother. So magkakaroon na po sila ng bonding or familiarity with each other. And we also encourage breastfeeding. Sususo na din po yung baby pag naamoy niya yung breast milk. Kaya po maganda din na gawitin natin ang skin-to-skin contact during our thermoregulation because it also regulates temperature, promotes bonding, and also encourage breastfeeding. Pag na-establish na po natin yan, ang next na gagawin na po natin after baby out is we clear the airway. So like I said, we can suction the baby's mouth if obviously ay meron po silang mga secretions on the mouth or nose. But we do not need to suction them anymore kung sila naman po ay crying, if the baby is pink, or if the amniotic fluid is clear. I repeat, no suctioning po is necessary if the baby is already crying, if the baby is already pink, and if the amniotic fluid is also clear. Ibig sabihin, kaya na po niyang huminga and to clear their airway without doing these things. Ang unang sinasuction po natin is the mouth rather than the nose. Bakit? Because if you suction the nose first, magre-reflex gasping yung bata and maa-aspirate po niya yung mga contents or secretions from the mouth if we aspirate the nose first. So uunahin natin, i-clear yung mouth and then we clear the nose para pag nag-reflex gasp siya, wala na po siyang ma-aspirate. So that's clearing the airway. Next po na gagamitin natin is assess the baby's breathing and then vital signs. Gagawin na po natin ang ating APGAR scoring pag naaalala nyo pa po yun. So we assess the breathing of the baby and then also the vital signs. We check the baby if they are already breathing, check the heart rate or the apical pulse, check the temperature of the baby to also ensure that their temperature is healthy. You can also check the color, you can also check for the reflex irritability, pwede na po yung gawin on the first minute of life. And then after that, we also, while doing that, iche-check po natin if the cord is still pulsating or maghihintay tayo ng approximately 1 to 3 minutes. Yung mga ibang book, sabi nila, 2 to 3 minutes before we clamp the cord. Pero pinakamagandang answer dyan, when to properly clamp the cord, is after the cord stops pulsating. So we can clamp the cord na pag stable na yung baby and nag-stop na yung pulsating, which is no longer needed to supply oxygen and nutrients to the baby, kaya ikaklamp na natin kasi humihinga naman na yung baby natin, na-establish na natin yung breathing ng bata, kaya no need na po si placenta. We can already clamp the cord when the cord already stops pulsating. So nagkakaintindihan po ba the correct answer for this? Number 18, pamigay, chicken feed. Na answer is letter C for chicken feed. Toro drying po ang sagot natin dyan. Large for gestational age babies are letter A. They are at the 50th percentile. Number letter B, less than 10th percentile. Letter C, greater than the 90th percentile. Or letter D, between the 10th and the 90th percentile. Ano po ang sagot natin sa ating mga large for gestational age babies? Do they belong to the 50th percentile? B, less than 10th percentile? Letter C, greater than the 90th percentile? Or letter D, between the 10th and the 90th percentile? Letter C again, ang correct answer. It's letter C, chicken feed, sentido common, common sense, pamigay, letter C, greater than the 90th percentile. Always remember po, na tinawag natin yung baby na large for gestational age, ibig sabihin, malaki po siya. Ibig po sabihin na greater than the 90th percentile. Ibig sabihin po, yung large for gestational age babies po natin
ay mas malaki po sila compared to the rest of the newborn babies po na pinapanganak. Okay? They fall on the 90th percentile rank pag rinank nyo po yung kanilang growth chart. Nandun po sila sa mga pinakamataas because sila po ay napakabigat at napakalalaki. Kaya po greater than 90th percentile po ang mga large for gestational age infants or newborns po natin. Ang LGA po natin, we also call them, pag naalala nyo pa, macrosomia. And it is the term used to describe newborns who weigh more than the 90th percentile of their gestational age. Ang ibig sabihin po niyan, yung mga newborns na po ito, they are deceptively healthy. Ang akala po natin, sila po ay napaka-healthy dahil sobra nilang lalaki, but in reality, sila po ay may mga problems po, respiratory conditions, may pwede din po silang magka-bruising or fracture pag sila ay na-deliver via normal spontaneous delivery kasi nga po sila ay naiipit po ng katawan, ng vagina, kaya po sila may mga pwedeng bruising fracture or magkaroon po sila ng herb doshane paralysis or mga cervical nerve injuries, kaya po sila may mga problema po. So they are appearing deceptively healthy. Okay? So ano pong problema natin? Like I said, pag LGA yung bata, pwede po siyang magkaroon ng birth injuries, breathing difficulty, pwede din po siyang magkaroon ng rebound hypoglycemia or what we call low blood sugar levels, and pwede din po siyang magkaroon ng jaundice because of mga pasapasa po sila because of your shoulder dystocia or cephalopelvic disproportion. So always remember din po na yung mga LGA babies natin, they are also prone to developing your type 2 diabetes or your damage in your pancreatic cells. So yung LGA po natin, bukod sa sila po ay malalaki, ang tawag po natin sa kanila ay macrosomia, and they belong to the 90th percentile rank. Okay, who among the following is allowed to breastfeed the baby? Ito, magkakaroon tayo ng problema dito because this is a very controversial question for your board exams. Sino ang pwedeng mag-breastfeed sa mga baby? Letter A, si COVID-positive mother ba? Letter B, si HIV-positive mother ba? Letter C, si hepatitis C-positive ba? Or si letter D, si buang na mother na psychotic na kaparehas nyo? Ano ang answer? Ang sagot po natin dito, guys, who is allowed to breastfeed among the four mothers? Our answer po is letter A. Pamigay po ulit, the COVID-positive mother. Like I said, the COVID-positive mother and the baby should stay in one room, pero separate lang po sila ng higaan, bawal lang po ang kissing, pwede po ang breastfeeding. The World Health Organization and other organizations all around the world, they recommend that mothers will continue to breastfeed the baby through expressed milk or even during breastfeeding, pwede din po yan. And we also allow breastfeeding so that the mother can give colostrum to the baby. Sir, edi ba yung HIV po and yung hepatitis C na ipapasa ng nanay po yan pag nagbe-breastfeed siya? Tama. Napapasa po ang HIV at hepatitis B or hepatitis C pag breastfeeding. Pero always remember, hindi po permanent ang pag-disallow natin na mag-breastfeeding itong mga mothers na to na HIV positive or hepa B positive or hepa C positive. Pwede din po silang mag-breastfeed after nilang makareceive ng either antiretroviral drug or makuha nila yung hepatitis B or hepatitis C immunoglobulin na injections or yung mga immunoglobulins po na mga ibibigay natin ng mga injections for anti-HIV and hepatitis B and C. After nilang ma-receive po yung mga yon, pwede na din po silang mag-breastfeed. Okay? So, ibig sabihin, we do not establish breastfeeding immediately, pero after nilang ma-receive yung mga injections or mga gamot nila, pwede na din po silang magbigay ng breastfeed kinalaunan. Ang hindi din po pwedeng mag-breastfeed ay yung mga mothers na may psychosis, ano? Yung mga baliw, Crispin, Basilio,
Mga anak ko, asan na kayo? Pag ganun yung nanay nyo, ay wag nyo na po yung i-breastfeed. Bakit? Baka itapon po niya yung baby. Baka pagloruan po niya, parang manika na pinaglalaruan, tiniturn yung ulo-ulo ng baby, baka mapatay pa niya yung baby niya pag siya ay buang. Ano? So hindi po natin pwedeng bigyan ng chance or opportunity na mag-breastfeed yung nanay kahit pa siya ay physically healthy naman, siya ay mentally challenged lang or may psychosis, hindi po siya pwedeng mag-take ng ng breastfeeding kasi nga po baka ma-hurt niya. The baby may end up with injuries or pwede din pong yung mga medications na tinatake ng nanay like your Ritalin or yung mga other antipsychotic drugs na binibigay natin kay nanay, pwede din pong makuha ni baby yon. Okay, so that can also be dangerous to the baby, specifically pag yung nanay na may psychosis ay nagtitake ng medication. So, lahat po ng mga ito ay allowed na mag-breastfeed, pero yung COVID-positive mother po ang pinakamagandang answer po dyan. Pero, kasi yung letter B and letter C, the only time that they are allowed to breastfeed is pag na-receive na po nila yung mga antiretroviral drug or yung mga immunoglobulins po nila to counteract the problem. Again, si COVID-19 positive mother po pwedeng mag-breastfeed. At dyan na po nagtatapos ang ating mabilisang rationalization para sa subject na infant care and feeding. Muli, ako si Jeffrey Reboron at see you and good luck!